Hey! So, ngayong araw is tuturuan ko kayo kung paano mag-cash in sa Ronin wallet nyo using GCash. Okay? Kasi marami sa atin na hindi tayo makapag-cash in sa Ronin wallet natin dahil hindi ina-authorize ng bangko or wala tayong bangko. Pangatlo is hindi pa verified yung ating Ronin account kasi wala tayong driver's license. So ngayon guys, ang ituturo ko sa inyo ay paano tayo makakapag-cash in sa Ronin account natin gamit ang GCash. Okay? So medyo mahaba-haba lang 'to na process pero I'll make sure na at the end of this video makakabili tayo ng wet. Yun yung ginagamit na pambili ng Axie sa marketplace. All right? So let's get started. O, ang kailangan nyo is Binance. Okay? Kailangan verified yung Binance nyo. Ayan, at least intermediate. Okay? Assuming na verified na kayo. Para makapunta sa site na to or sa page na to sa Binance, pagka-login nyo, punta kayo sa Buy Crypto, tapos punta kayo sa P2P Trading. Ayan. Naka-PHP na dapat tong fiat or fiat or fiat. Ayan. Tapos, bili na tayo agad ng ETH. Ito, kasi ito yung kailangan natin eh. Kailangan natin ng ETH para ma-transfer natin sa wet actor. Okay? Ang una nating luloadan is MetaMask. Tapos, MetaMask to Ronin. Okay? Tapos, punta tayo dito. Kasi ito yung mga payment options nyo. Ito yung mga pwede nyo pagpilian sa pagbili ng ETH. Okay? Sa akin, sa video na to, gagamit tayo ng GCash. Alright? Pwedeng Paymaya, pwedeng Bangko, pwedeng Coins.ph. Nasa sa inyo kung anong gusto nyong gamitin. Pero dito, GCash ang gagamitin natin. Alright? So, hahanap kayo dito ng pasok sa budget nyo. May mga minimum to. Ito, kagaya kay JP Crypto, ang minimum niya is 10,000. Ako, I highly suggest na i-uncheck nyo to. Untick nyo tong only show merchant ads na to para lumabas yung may mga pinakamura na possible deposit or minimum deposit. Okay? So, lalabas yung mga, ayan, 10,000, 5,000, 70 pesos. Ganon. Alright? So, ngayon, ang kailangan kong i-cash in is, magka-cash in ako ng 40,000. So, kailangan kong bumili ng 40,000. Hanap tayo ng may maximum na ganito. Like yan, mataas. So, pwede natin bilhin yan. Buy tayo ng ETH. Tapos, lagay natin dito, I want to buy 40,000. So, ayan siya. Makaka-receive tayo ng 0.393236838 na ETH. Okay? So, let's buy. Ayan. Buy tayo ETH. May makaka-chat tayo dyan. Alright? So, ito. Click natin dito sa side na to yung GCash. Lalabas yung GCash number nung seller. Ayan, si Mark Alfred Lotzoff. Lotzoff. Ayan. So, isesend ko na siya gamit ang GCash ko dun sa number na nakalagay dyan sa marketplace. Ayan, sa Binance. Sorry. So, send money. Tapos, express send. Hindi ko na mapapakita sa inyo kung paano to. Regular lang naman na pag-send ng GCash. GCash to. So, isesend natin sa kanya to. Next. Tapos, huwag niyong kakalimutan i-screenshot yung Oh, dito nagre-request siya, pwede to my Union Bank, please. Pasok kita, ha? I-resolve muna natin to bago tayo mag yan ito. Ah, pwede natin pala i-transfer to Union Bank. Talagang may pagkatanga ito. Pwede pala, pwede po pala GCash to Union. Bulul. Yan, pwede pala. Please send screenshot of payment. Ayun. Kasi may Union Bank nga pala siya dito. Ito yung Union Bank of the Philippines niya. So, ayan na. At least, di ba, hindi nag-send kanina kaya sobrang goods yon. Pwede natin dito i-transfer sa kanyang bank account. Ito yung bank account niya. Bank account number niya. Okay? So, sige, send tayo. Wait lang. Confirm lang muna natin. Ayan. Sige, punta tayo sa send money.
Tapos bank transfer. Tapos Union Bank. Yun. Ayan. So, isasend ko na gamit ang GCash ko sa bank niya. Okay? Bulul. So, screenshot. Don't forget to save the screenshot, guys. Kasi sobrang kailangan nyo yan. Ayan, kagaya nga ng sabi niya, naghihingi siya ng screenshot. Alright? So, once done, pag na-send yun na yung cash sa kanya, click nyo tong transfer next. Okay? So, tapos confirm. Alright? So, syempre, manghihingi yan ng screenshot. May mga seller naman na hindi naghihingi ng screenshot, pero meron din namang mga seller na naghihingi ng screenshot. So, kuhanin natin muna. Alright? Okay, so, ito na, guys, ha. Ita-transfer ko na. Ay, upload ko na yung ating screenshot for proof of payment. Actually, ito na. In order complete na niya kahit hindi pa natin nasa-send yung screenshot. So, may mga ganitong seller naman. Alright? So, from here, ang gagawin natin is kailangan natin matransfer sa wallet natin or sa fiat and spot natin yung funds. Okay? Yung 0.3 something na ETH. Okay? Ang gawin nyo, open new tab, tapos punta lang kayo ng Binance. Punta kayo ulit ng Binance, guys. E-check natin. Punta kayo ng wallet, tapos punta kayo ng P2P. Okay, dapat makikita nyo dito yung show balance ko na din, ha. Ito, ayan. Ayan, dapat makikita nyo siya dyan. 39 something something, tapos 39 something something. Okay? So, okay na. From here, pwede nyo siyang i-transfer sa fiat and spot kasi dito natin siya itatransfer from Binance to MetaMask to Ronin. Okay? So, ngayon, is wala pa dito. Gagawin natin, dito na lang, rekta na lang kayo dito. Transfer to spot. Ayan. Okay? So, click lang tayo ng transfer dito sa site natin. Kung nakikita nyo, ito na yung ETH natin, guys. Ha? Ayan na yung ETH natin. Transfer natin siya sa fiat and spot. P2P to fiat. Tapos ETH, tas max. Ayan, i-max lang natin para lahat pumasok doon. Tas confirm. Okay? Actually, mabilis lang dapat to. Ayan, papasok na yan agad dito sa fiat and spot nyo. Ito na. Kapag nasa fiat and spot na siya, pwede na natin tong i-withdraw papunta sa ating MetaMask address. Okay? O withdraw. Yung address natin is, make sure na naka-Ethereum mainnet kayo dito. Tapos, ito yung address na yon. Ito lang yon. Okay, meron ako ditong $3.96 currently. Alright? So, paste nyo lang dito yon. Tapos, anong yung network dapat naka-ERC20. Guys, make sure na naka-ERC20 tayo. Okay? Tapos, send. Tapos, i-max lang natin siya. Max. Ayan. Meron siyang withdrawal na 0.0036 ETH. Network fee. Okay? Kasama na yon dun sa lilipat. Hindi lahat nung nabili natin kanina is malilipat sa ating MetaMask. May iwan at may iwan kasi may mga fees pa. Okay? So, withdraw natin. Ayan. Tapos, continue. Tapos, get code. Okay? So, saglit lang. Ilalagay ko lang yung ating code. Ito na. Okay. So, withdrawal requested submitted. Ayan na. Pati yung fees. Ayan na. So, complete natin. Ito, processing pa rin siya as of the moment, no? Antayin lang natin to mga 5 to 10 minutes, papasok yan sa ating MetaMask wallet. Dito. Ayan, dapat lalabas yan dito sa ating ETH. Dito, guys. So, ito guys, antayin lang talaga natin siya. Pwede natin siyang i-refresh. And still processing. Alright, so, dito guys, processing pa din siya, pero pagka-check mo ng MetaMask mo is nakalabas na yung pera. Kung natatandaan nyo, nasa $3 lang something yung ETH ko kanina. Ngayon, nasa $774.30 na siya. Ngayon, ano gagawin natin? Paano natin? Paano ba tayo makakabili ng Axie ngayon sa marketplace? Pwede na ba to? Well, hindi pa. May isa pa tayong process. Punta kayo sa dashboard. Ayan. Dito, tapos punta kayo ng bridge. O kaya pwede din tong deposit to Ronin. Pwede din yung bridge. Pareho lang yung pupuntahan naman yan. Okay? So, ang gagawin natin is magdi-deposit tayo sa Ronin. So, deposit. Okay? So, di-deposit tayo dito. Ang ang ilalagay natin na address is yung Ronin address natin. Which is ito. Okay? Asset. ETH. ETH kasi yung ita-transfer natin. Meron tayo, ayan, na-detect naman niya. Meron tayong 3916, 'di ba? From kanina medyo malaki-laki 'yon, 39, 'di ba?
yun yung pinaka parang fees natin. Okay, 3932 tapos naging 3916 na lang yung papasok. Ganun talaga yon, guys. Okay? Pero wag, hindi siya advisable na ipapasok nyo siya lahat. Okay, tira kayo kahit konti, tira kayo. Kasi gagamitin nyo to kapag kailangan kasi natin nung una, yung pag-transfer na ito, yung gas fee pa. Tapos kapag mag-withdraw kayo ng SLP nyo, kailangan meron kayong fund sa inyong RONI, ay sa inyong ETH para ma-withdraw siya. Okay? So, ayun. Ang ipapasok lang natin is 3916, 391 lang. Okay? Malaki-laki pa din naman ito. Tingnan natin kung magkano yung, 0.391. So, parang 0.04, parang 0.004 yung matitira. Okay? So, next natin. Tapos, confirm. Ayan. Insufficient funds. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Lalaruin natin to ngayon. Kasi meron tayong gas fee na $5. So, hindi siya papasok. So, laruin natin ulit yung fees dun sa yung ita-transfer natin. So, reject muna natin to. Ayan. Laruin lang natin siya hanggang sa makakuha natin yung tama. 3.8. Sige, transfer tayo 3.8. 391 yun, di ba? 3.88. Sige, transfer tayo 3.88. Okay? Confirm. Tingnan natin kung makukover na niya. Ayan, makukover niya. Meron tayong $5.98 na gas fee. 773.78 yung papasok sa ating yung total. Pero mamaya, check natin kung magkano talaga. Kasi hindi pa natin masasabi. Tapos punta kayo, pwede nyo i-close din to. Ayan, pwede nyo i-close to, pero pwede rin kayo pumunta sa view Etherscan. Para makita nyo kung ilang, ito, ayan, between 3 to 9 minutes. Ayan yung transfer time frame. Okay? Pwede nyo rin siyang i-speed up. Kung matagal siya dyan, pwede nyo rin siyang i-speed up dito. Ayan. Depende na sa inyo yun kung paano nyo, kung gusto nyo magbayad ng extra fee. Ayan. Meron tayong fee dito na $6.40 para matransfer sa inyo. Meron din tayo dito yung $7.68. Pero ito ang magiging total nyo. $7.74. Ang current natin na pera is hindi naman na parang hindi ata aabot. Ayan o. May $2.66 na lang yung natira. So, nagamit yung $1 natin mahigit sa pag-transfer dito. Okay, pero ayan, as you can see guys, success na siya. Punta tayo sa Ronin. Ayan. Dito hindi pa siya pumapasok, pero aantayin lang natin siya. Okay, antayin lang natin dito na pumasok yung USD sa ating Ronin account. Okay? So guys, dito sa part na to, hindi real-time yung pag-transfer ng Ronin. Kasi, as you can see, wala pa dun sa Ronin account ko, sa Ronin wallet ko, yung pera. Pero, sa MetaMask, na-transfer na siya. Wala na siya sa MetaMask. Ito na. Transfer na yung $766.26 sa MetaMask. Wala na siya dito. Pero, ayun, aantayin lang natin siya dito sa ating Ronin wallet. Refresh lang din natin tong page. Kasi minsan lumalabas na siya dito agad eh. So, Ronin, dito sa Ronin na extension hindi. Pero dito, nalabas na siya agad. Pero sa case natin ngayon, wala pa. Siguro dahil umuulan na traffic pa. Hahampasin kita, ha? Antayin lang natin siya. Huwag kayong kabahan kasi nandyan naman yung funds, hindi naman yan mawawala. Ganun at ganun lang talaga siya, matagal. Ayan. Alright, so, ito na siya guys. Hindi nyo lang maramdaman yung matagal, pero matagal talaga yun. Mga 5-15 minutes ata, bago na i-transfer. So ngayon guys, is na i-transfer na natin siya, successfully, dito sa Ronin. Ang kailangan lang talaga natin is waiting game lang talaga yon. Hindi lumalabas dyan sa Ronin na ito. Pero nandito na siya guys. As you can see, ito. Ito na siya. 772.38. Ayan. So, ang gagawin na lang natin is bibili ka na lang ng Axie sa marketplace. Which is dito. Hanap ka na lang ng nasa budget mo. Okay? Turo ko sa inyo sa next video kung paano naman maghanap ng Axie. No? Paano ako nagbibuild ng Axie team sa gamit ang marketplace. Hindi kasi ako bumibili talaga sa tao. Doon ako sa mas mura, doon ako sa paano ba to? Mas affordable para sa akin. Doon sa pasok sa budget ko kasi as you know guys, may fees kasi kapag bumili ka sa tao, medyo yung ibang breeders natin is mahal magbenta gawa ng mahal din kasi yung gastos nila doon sa pag-breed ng mga Axie na yon. Sa SLP, sa AXS. So, iba't iba yung reason, guys. Ako, ang akin is dito talaga ako sa marketplace na bili ng Axie. Tuturo ko sa inyo sa susunod na video kung paano tayo maghahanap
or paano natin ina-navigate itong mga parts na to, yung dito, yung breed count, yung mystic, yung pureness, tsaka kung ano yung best na Axie para sa akin. Alright, so kung nakita nyo yung helpful tong video na to, give us a like and considering subscribing to our YouTube channel for more Axie tutorial and techniques. Alright, peace!